Hi guys, welcome to another episode of Angry Bikes. Before we start, please do support our channel by hitting that like and subscribe button, and also please do follow us on Facebook. Hi guys, welcome to another episode of Angry Bikes Motor Stuff Review / DIY Kalikot. In today's vlog guys, dumating na yung order ko from Lazada. Ang walang kamatayang Lazada. Decals ito for Yamaha XTC125. So, in-order ko ito para sa Yamaha XTC125 natin. Sinubukan ko actually umorder sa Facebook dun sa mga tropa natin na gumagawa ng decals for motorcycles. Unfortunately, medyo hassle yung payment mode. Ano? Dito sa Lazada, COD, walang kahassle-hassle, inintay ko na lang. Yun nga lang, medyo natagalan. Supposed to be, last week ko pa ito iniintay para nung last trail sana namin ay kabit ko na. So, hindi siya dumating, ngayon lang siya dumating. So, ngayon natin siya ikakabit. No, i-unbox na rin natin siya. By the way, itong decals na to na order ko kay MK Graphics. So, shout out kay MK Graphics. Dumating na yung order ko sa inyo. Medyo na-delay, pero okay lang. No? Itong decals for Yamaha XTC125, ang presyo niya dito na nakalagay is 2,200. Discounted siya ng 18%. So, 1,800 yung binayaran ko for the decals. Yung shipping ang naalagay dito na total is 1,930. No? So, 130 yung shipping nito. Ang total na nabayaran ko is 1,930. Pero 1,800 yung decals natin. Okay, so i-unbox na rin natin siya. Okay, so naka-box siya. Bukod dun sa Lazada na plastic, of course. Ayos. So, buksan natin. Ayun. So, naka-roll lang siya, guys. Dapat number 3 yung pinag-usapan namin. Number 3 kasi number 3 tayo. Yun, yung racing number natin. Number 3. Sana mas malaki yung number, pero okay na rin. Pwede ko naman lagyan ng sticker na iba para mas malaki. Okay. So, ikabit natin to. Check nyo na lang yung video. Okay? Okay, so prep natin sa XTC para sa bagong decals. No? Tanggalin natin lahat ng stickers. Okay, dito guys, make sure lang na matanggal ng mabuti yung mga naiwan na mga dumi. Tapos, kailangan matanggal yung mga sticker na mga dati, ano. Ang ginamit ko dito, actually, ng pantanggal, yun mismong gasolina. So, basa na tsaka gasolina lang pinanglinis ko dito. Tapos, siyempre, kailangan yung gumamit ng heat gun, no. Heat gun ang ginamit ko dito para mas lapat na lapat siya. Wala nga lang akong squeegee, so dito ko nagamit yung ano, SM Advantage card. Ito yung isang gamit ng SM Advantage card. So kung makikita nyo, heat gun yung ginagamit ko dito. Meron na akong ano, ginawa na parang matting, no? Ginawa akong parang squeegee, pero mas nagamit ko dito yung ano, yung Advantage card ng SM. So kailangan lang linisin mabuti para mas kumapit. Maganda yung sticker na to, yung decals na to, kasi nga pagka nagkamali ka, pwede mong baklasin tapos ibalik mo ulit, didikit pa rin. Basta kailangan may hit yan tayo. First time ko din naman magkabit ng full decals, no, sa buong isang motor. So ngayon ko lang din experience itong ganito. Okay naman siya. Kinaganda lang talaga itong ano, itong decals na nabili ko, talagang makapal siya. Tapos yun nga, pagka nagkamali ka, pwede mong baklasin ulit, tapos ibalik mo ulit, didikit pa rin siya. Kung merong heat gun. Sa palagay ko, kung walang heat gun na gagamitin dito, I don't think na magiging maganda yung kalalabasan. Pero dahil dito sa heat gun, okay yung kinalabasan niya. Actually, ginamitan ko siya ng konting dishwashing soap, tapos tubig sa una. Pero hindi maganda yung kapit eh. Kaya ang ginawa ko, eto na lang yung, hindi ko na siya nilagyan ng ano, ng dishwashing soap at saka tubig. Heat gun na lang.
no? Tsaka yun nga, yung SM Advantage card, yun na lang yung pinanggamit ko na pang squeegee. So kung makikita mo, okay naman yung kinalabasan niya, dikit na dikit siya, gumamit ako ng cutter. So palagay ko, mas maganda kung squeegee yung nagamit ko dito eh, mas dikit na dikit eh. Pero so far, okay naman yung kinakalabasan niya. So, maganda din yung gas yung pinanglinis ko. Kasi talagang natanggal yung mga residue ng mga oil. Talagang dikit na dikit siya. So, advice ko sa inyo, mas maganda gas yung panglinis. No? Bukod sa alcohol, no? Ayan, katulad nito, ang ginagamit ko dito na panglinis, yung gas talaga. Galing sa tanke ng motor mismo. So, talagang tanggal yung mga ano, yung mga oil. Talagang kapit na kapit yung sticker pagka kinabit ko dito. So kung makikita nyo, malapit na matapos ano, talagang konting tiyagaan lang guys pagka ikaw gagawa nito. Yun nga, re-recommend ko sa inyo, kailangan talaga ng heat gun. Kung gagamitin nyo to ng lighter lang o kaya yung blower na pang hair dryer, I think hindi magiging maganda yung kalalabasan. Pero itong heat gun na to, the best. Okay guys, natapos na natin lagay yung mga decals natin ano. Ngayon tatanggalin ko na itong speedometer, itong signal light, itong tail light, ano, lahat. Tanggalin ko para gawin natin siyang full off-road bike. Kasi yun naman yung purpose ko dito para dito sa motor na to ano. Itong Yamaha XTC125, gagawin ko siyang pang trail lang no. So trail bike lang natin siya. So yun ang gagawin natin na susunod niya. Okay, so natanggal ko na kanina si carrier, ano? So, ito na lang si tail light assembly. So, tatabi ko lang siya. Ito yung pinaka kinakabitan ng mga wire. Itinikom ko lang siya para mas maayos yung kabit niya. Hindi siya malalagyan ng putik, no? Pagka tumalsik. Dito naman sa headlight, bali tinanggal ko na yung mga kabitan ng headlight mismo, pati dito sa fender, ano? Itong panel gauge natin, madali lang naman siya tanggalin. Hugutin nyo lang yung mga kailangan na hugutin plus yung speedometer cable kailangan matanggal para totally matanggal siya. Yung mga tornilyo, huwag nyo nga kalimutang itabi para pag gusto nyo ibalik yung mga item na tinanggal nyo dito, pwede nyo siyang ibalik. So kung gagawin nyo ito, sasuggest ko lang na i-tape nyo mabuti yung ano, yung mga pinagtanggalan nyo, yung mga electrical na, para pagka ibinalik nyo na o kaya nag-trail kayo, umulan man, hindi siya mapapasukan. Katulad nito, nilagyan ko siya ng cable tie, so sarado siya. Ito nga palang ignition switch, ano, tinanggal ko siya para hindi siya tamaan ng headlight natin. So kung mapapansin nyo, ang ginamit ko lang dito na pangkabit sa headlight, strap lang siya. So okay naman siya, hindi naman siya natatanggal. Okay guys, so yan na yung finished product natin. Nakabit ko na lahat ng decals na nabili natin sa Lazada, no. So okay na siya, medyo mahirap ikabit. Makapal yung decals na nabili ko. So maski nagkamali ka, tas tanggalin mo, i-adjust mo, okay na okay siya. So, I recommend yung ganong klase ng material. Maganda yung material na ginamit para sa decals na to. So far yung color combination na gustuhan ko naman, black at saka white siya, no? White kasi yung motor natin. So, okay siya. Happy ako sa result, no? Kagaya ng sabi ko, tinanggal ko na rin yung mga ibang bagay, no? Katulad nito, guys. Bali, ito yung mga natanggal natin. Okay, isa-isay natin. So, tinanggal ko na yung speedometer panel. Na. Tapos, itong turn signal sa harap. So, ito yung mga bolts niya para dun sa headlight. Ito yung brake light natin, assembly. Tsaka turn signal sa likod. Yung carrier, tinanggal ko na rin. Ang footrest, tinanggal ko para sa OBR. Chain cover. No? Tinanggal ko siya. Tapos, etong sprocket cover. Para sa engine sprocket.
Tapos siyempre yung mirrors natin, hindi natin kakailanganin yan pagka nasa trail tayo. Tapos itong stock muffler natin, tinanggal din natin yan. So yan yung mga parts na tinanggal ko dito kay Yamaha XTC125. So kung makikita nyo, kinabit ko pa rin si headlight. Hindi ako naglagay ng racing plate kasi kailangan yung ilaw, no? Kailangan natin ng headlight lalo na pagka ginabi sa trail. So ang ginawa ko, isiniksik ko na lang siya sagad na sagad para maliit pa rin siya tingnan. Kasi necessity yung headlight eh. So kung makikita nyo, tinanggal ko yung ignition switch natin. Nilagay ko siya dito para maipasok ko yung headlight mismo. Kasi yung headlight assembly dun sa loob, tatama dito sa ignition switch. Pagka yung ignition switch, hindi mo siya nirelocate, no? So, yan yung ginawa ko. Nilipat ko yung ignition switch. So, okay siya. Hindi na siya tinatamaan noong headlight assembly natin. Kaya nakadikit tong headlight natin dyan sa telescopic port, kung mapapansin nyo. Medyo nalayo siya dito. Okay? Okay, so yan, wala na yung tail light assembly natin dito. So, mas malinis siya tingnan. Mas okay yung dating niya. Footrest, wala na rin siya. Wala na yung footrest natin. Okay, so yan lang yung mga tinanggal ko. Yung headlight natin ang naiwan. Okay. So happy ako dun sa result ng ginawa ko today, guys. Total pang trail ko lang naman itong motor na to. Hindi ko naman siya ginagamit dito actually sa street, no. So yan yung resulta ng trabaho natin today. DIY kalikot at saka Moto Stuff review. So yan yung decals natin, guys. Sa fender, telescopic, fork, sa side panels, tsaka sa rear na fender. Tapos meron din pala sa swing arm. Masasabi ko lang doon sa seller, okay siya. Very responsive. Yun nga lang talaga pagka deliver kasi hindi na nila hawak yun eh. Doon na yun sa mga shipping companies, no. So sa mga couriers natin, medyo natagalan. Pero okay naman din. Umabot pa rin ng over a week, no, bago ko na-receive. Pero okay yung item, guys. Maganda. Pagka nagkamali ka, pwede mong baklasin tapos ikabit mo ulit, didikit pa rin. No, ang importante lang meron kang heat gun para mas maganda yung dikit niya. Okay? So I guess that'll be all for this episode, guys. Thank you for watching. Please hit that like and subscribe button if you haven't yet, as well as the notification bell so you will be updated whenever we post a new video. And also please do follow us on Facebook. Again, thank you for watching. This is Joel saying ride hard, ride safe, peace out.